gandang panako. First of all, let me apologize to my English-speaking fans because for the most part, I will be addressing my fellow Filipinos in this particular presentation. And anyway, moving forward, I honestly don't know what some people are smoking. And it's ironic that these people have the gall to call themselves preppers. So alam naman natin sa Pilipinas na medyo mahirap mag-acquire ng baril. In this case, nakita nyo naman na to, airsoft lang to. And I've been into airsoft since maybe the early 1990s, 1991, mga ganyan. And when I first saw airsoft pistols and airsoft replicas, sabi ko na kagad, uy, magandang pan-training. Especially for airsoft models na semi-auto, kagaya nito. Gas blowback. Kuhang-kuha mo ngayon yung feel ng isang totoong firearm na sunod-sunod ang putok. Hindi kagaya nung mga unang labas na tinatawag natin teka-teka na isang putok, isang kasa. So yun yung unang naisip ko. As a shooter, yun yung sumagi kaagad sa isip ko, magandang pang training. Unfortunately, meron pa rin mga tao na hindi ko pa rin malaman kung saan nilagay ang utak na nagsasabing yung mga ganito, magandang panakot. And, you know, in English, the intimidation factor. Yan. Alam naman natin na marami sa atin ang hindi makabili ng totoong baril pero gustong gumamit, di ba? So, nagtsatsaga sila sa mga airsoft replica. Kaya lang, yun nga, ang unang pumapasok sa isip nila is magandang panakot. Hindi nila naiisip yung training value or that an airsoft replica will help them enhance their shooting skills. Or if they don't have the shooting skill, pwede pa nilang ma-develop, pwede nilang pag-aralan. Kagaya ng mga bagong labas na airsoft pistol ngayon. Ito, gas blowback ng WE. This particular model replicates the performance of a real 1911-2011 platform pistol. So lahat na nandito. Sa madaling salita, gayang gaya, kopyang kopya ang totoong baril. At kung hindi ka nag-iisip, limbawa nakita mo sa dilim, aakalain mo na totoong baril nga. Yun yung sinasabing intimidation factor. But then again, if you had the common sense, di ba? Or if you're a person na mayroong totoong training, na mayroong totoong experience, hindi ka dadampot ng baril, whether totoo yan or laruan yan, hindi ka dadampot ng baril para lang manakot, di ba? And even in any form of a fight, whether it's a knife fight, whether it's a fist fight, hindi pwede yung intimidation factor lang. Pag ikaw nanduro, which is, ganun ang gagawin mo pag ikaw nanutok ng laruan, di ba? Nanduro ka eh, nang intimidate ka ng kalaban mo o ng, let's say, naka-inkwentro mo. Anong iisipin ng kalaban mo? Meron kang totoong baril. And therefore, what if sagutin ka ng totoong bala, di ba? Saan ka ngayon pupulutin, tanga? Di ba? Meron kasing isang karakter dyan na napakagaling napakagaling mag-analyze ng mga bagay-bagay, di ba? Meron pa siyang sinasabing intimidation factor, di ba? Alam naman natin yun mula pa nung pagkabata natin na wag kang mananakot, or at least for shooters like me, alam na namin na whether airsoft yan, whether totoong baril yan, pag yan ay itinutok mo o binunot mo, pinakita mo sa kalaban, nag-e-escalate na yung sitwasyon. That escalates the situation. You're bringing a gun into the fight. You're bringing a weapon into the fight. Doesn't matter if it's a gun, it's a knife. You're bringing a weapon into the fight. And therefore, in-escalate mo na yung circumstances. Para saan ba ang baril? Diba? So meron ka ng lethal weapon, meron ka ng intent na manakit or pumatay. Yan ang ibig sabihin ng pananakot gamit ang isang bagay na mukhang totoong armas. Diba? Yun lang yun. The simple, sad,
ugly truth is that kung mabilis din yung reflexes ng kalaban mo at meron siyang dala na totoong baril, makita niya, bumunot ka ng air rifle or ng airsoft pistol at hinawakan mo, pumorma ka na puputok ka or sasaktan mo siya. Guess what? Sasagutin ka rin niya ng totoong bala. Diba? Malas mo na lang. Kaya nga, ever since na-involve ako sa airsoft, and people who know me know that I used to be the editor-in-chief of Airsoft Extreme magazine, doon pa lang, advocate na ako ng safe gun handling, and ayaw naming makita na yung mga airsoft player ay ginagamit ang airsoft pistols or rifles na panakot. Kasi sa totoong buhay, it doesn't work that way. Bumunot ka ng kutsilyo, bumunot ka ng baril, kahit na hindi mo itutok, pag nakita ng kalaban mo na meron kang hawak na armas, eh, congratulations. Totoong bala ang lalamunin mo. Maliligo ka ng totoong bala. Magmumumog ka ng totoong bala. Yun lang naman ang simpleng realidad doon. Kaya, wag na kayo masyadong magpapaniwala sa mga hunghang na intimidation factor. Ngayon, kung prepper ka at wala kang budget pambili ng baril, then there are other things, other ways to protect yourself. And kung prepper ka, totoong prepper ka at meron kang konting pag-iisip, common sense ang pairalin mo, hindi yung katangahan na bubunot ka ng laruan at ipapanakot mo. Hindi yun sa walang pera. Wala kang utak. Yun ang problema doon. Simple lang naman ang buhay, di ba? Nagkaroon ng engkwentro, bumunot ka ng laruan, di ba? Or airgun, or airsoft, di ba? Tinutok mo sa kalaban mo, congrats, di ba? Kapag ikaw ay sinagot ng totoong bala. There's no such thing as an intimidation factor pagdating sa totoong buhay. In fact, meron nga yung salita ng matatanda, pag binunot mo yan, putok mo na. So whether iputok mo sa ere, putok mo sa somewhere, which is another topic altogether. Pero once nadumampot ka na ng weapon, any weapon, whether it's martilyo, baseball bat, or a gun, siguraduhin mong marunong kang gumamit at gagamitin mo na. Hindi yan panakot lang. Hindi po. Ang totoong buhay, ang totoong away, hindi nadadaan sa sindak. May nadadaan sa sindak, ba't nga ba hindi? Pero pag ikaw nanindak ka, be prepared na gamitin kung ano man yung binunot mo, kung ano man yung hawak mo, be prepared na gamitin yon. Paano yan? Airgun lang dala mo. Eh, totoong baril yung nakatutok sa'yo. Saan ka pupulutin, boy? Diba? Isip. Huwag yung puro porma, huwag yung puro... Ewan ko, napaka-henyo kasi ng mga ibang tao. Anyway, that's my short rant. Again, my apologies to my English-speaking friends. There's practically no other way for me to deliver this particular presentation. At any rate, thank you guys for watching. And I hope this helps para dun sa mga nag-iisip, prepper sila, wala silang budget, wala silang armas. Isip-isip ng konti, pinakamaganda pa rin na preparasyon yung sa utak, hindi yung dinadaan lang sa forma. Again, thank you for the likes and subscriptions. Thank you for bearing with me for this particular rant. And that's been the long and the short of it. This has been Absabando for Manila Sentinel Raw. Huwag tatanga-tanga.